Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng taong may hangganan ang buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya, ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kanino o sa ano ba tayo aasa? Sa banal na kasulatan, maliwanag na mapalad ang umaasa sa Panginoon. Ang lahat ng mga bagay ay lumilipas. Ang tao ay namamatay. Ang lahat ay nagbabago. Ngayon, pabor sa iyo. Bukas, kalaban mo na. Ang kayamanan ay madaling mawala o agawin sa atin. Ngayong panahon ng pandemya, maraming malalaking businesses ay tumitiklop na. Maraming trabaho ay nawala. Ang technology naman ay madaling maluma at maging outdated. Kaya sinabi ni Propeta Jeremias na sinusumpa ang umaasa sa tao o sa mga bagay sa mundo. Para silang itinanim sa disyerto na madaling matuyuan. Pero ang umaasa sa Diyos ay parang isang puno na nakatanim sa tabi ng batis. Ang kanyang mga ugat ay palaging dinidilig ng tubig. Kahit na dumating man ang tag-init, hindi siya natutuyuan. Palaging nanatiling luntian ang kanyang mga dahon. Isa pang dahilan kung bakit mabuti ang umasa sa Panginoon ay sapagkat siya lang ang nakakaintindi sa tao. Masalimuot ang puso at isip ng tao. Madaling magbago, pero kilala tayo ng Diyos. Hindi natin siya matatakasan. Kaya kapag tayo ay nakaangkla sa Kanya, makakaasa tayo na siya ang magbibigay sa atin ng kapanatagan. Dumating man ang anong pagsubok, dumating man ang bagyo, hindi tayo aanurin kasi nakatali tayo sa Diyos na talagang maaasahan.
Totoo na kahit tayo mga tao ay hindi makakaasa sa ating sarili. Nagtataka tayo na madaling magbago ang ating damdamin. At kahit na ang ating pananaw, sa ilang panahon, ganadong-ganado tayo sa isang project o sa isang activity. Pagdating ng ilang panahon, nawala na ang ating gana. Ayaw na nating gawin. Ganyan din ang ating mga relationships. May mga tao na madaling mabulagan ng pag-ibig. Ang lahat ay tinataya para sa kanyang sinta. Pagkaraan ng ilang taon, gusto nang humiwalay. Upang magkaroon ng katatagan sa buhay, kailangan tayo ay nakaangkla, nakakapit sa Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay maasahan. Hindi mawawala ang pag-ibig niya sa atin. Kahit ang ating mga kasalanan ay hindi magiging dahilan na mawala ang kanyang pag-ibig sa atin at ang pag-ibig natin sa kanya. Ang Diyos ay tunay nating maaasahan. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.